Breaking news! Barko ng Philippine Coast Guard at barko ng China Coast Guard nagbanggaan sa West Philippine Sea. Pilipinas lalong nanindigan, barko ng China biglang umatras. Samantala, Pangulong BBM, pag-amyenda sa ilang economic legislation, muling binigyan din nito sa Australia. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Nagsalpukan umano ang barko ng Philippine Coast Guard at ang China Coast Guard sa West Philippine Sea nito lamang Martes na nagdulot umano ng minor structural damage sa barko ng Pilipinas. Sinabi umano ni Jay Tarilla, tagapagsalita umano ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, na nangyari ang insidente sa rotation, provision, operation ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Sa buong operasyon, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay naharap sa mga panganib na maniobra at pagharang mula sa mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, sabi umano ni Tarilla sa isang post nito sa Twitter. Ang kanila walang ingat at illegal na aksyon ay humantong sa isang banggaan sa pakitan umano ng MMRV na 4407 at ang China Coast Guard naman na 21555. Nagresulta ng maliit na pinsala sa struktura sa barko ng Philippine Coast Guard. At ayon pa nga umano, nangyari umano ang banggaan ng barko ng Philippine Coast Guard at barko ng China sa Yongin Shoal sa West Philippine Sea. Habang iniiskorta umano ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ang insidente ay nangyari sa loob umano ng 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan walang jurisdiction ng China. Nakuwito po mga kababayan ang problema sa China pag sila ay pumapasok umano sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Pilit umano nito hinaharas sa mga barko ng Pilipinas kahit nasa loob umano ng eksklusibong economic zone ng bansa. At kung makikita po natin, pilit po umano iniiwas ng barko ng Pilipinas ang barko nito para maiwasan umano ang barko ng China. Subalit ang China ay pilit umano inalalapit umano ang unahan ng kanilang barko para mabangga umano ito ng Pilipinas. At sa gayoy, para ipalabas umano ng China na binangga umano ito ng barko ng Pilipinas. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga epekto ng banggaan ng barko ng Philippine Coast Guard at barko ng China sa Yongin Shoal ay nagdulot umano ng malalim na pangamba at tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang insidente ay maaaring magdulot na mas malalim na isyo sa West Philippine Sea kung saan ang Pilipinas at China ay mayroong magkasalungat na teritorial na mga claim. Ang insidente ay maaaring maging isang hamon sa diplomasya ng Pilipinas at maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa mga relasyon ng Pilipinas at China. Ito po mga kababayan ay madalas po na hinaharas umano ng China ang barko ng Pilipinas sa Yongin Shoal sa Baho de Masilok. Ang Baho de Masilok kasi mga kababayan, ito umano ang pilit na inaangkin umano ng China na kanila umano ito teritoryo. Subalit ang Pilipinas ay lalo pang naninindigan dahil ito ay pasok pa umano ito sa eksklusibong economic zone na bansa na pilit umano inaangkin ng China at kamakailan lamang mga nakaraang buwan. Inutosan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard na magsanib-puwersa ito sa West Philippine Sea para magpatrolya at para bantayan umano ang mga mangingisdang Pilipino, lalo na umano sa Baho de Masilok kung saan nandun umano ang mga barko at milisya ng China nagbabantay umano sa Baho de Masilok. At ayon pa dito sa nakalat nating impormasyon, habang umano naghahatid umano ng mga subsidy oil ang barko ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at nakabantay naman umano ang Philippine Coast Guard na mataan din umano ang mga barko ng China. Ang presensya nito sa Baho de Masilok kung saan namamahagi umano ng tulong, subsidy oil at pagkain ang barko ng Bureau of Fisheries sa mga mangingisdang Pilipino. Subalit hindi pa rin nagpatinag ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang atin Philippine Coast Guard tuloy ang paghatid umano ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Sa mga ganitong insidente, nalalagay sa panganib umano ang mga buhay ng tripulante na sakay ng mga barko nito. Kaya dapat hindi umano ito ginagawa ng mga barko ng China dahil ito ay nasa loob umano ng eksklusibong economic zone ng bansa. Hindi naman umano ito lumalagpas sa kanilang mga teritoryo.
bakit kasi pilit umano inaangkin ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, isang itong strategy ng China para takutin tayong mga Pilipino para umalis na ho dyan sa Baho de Masilok. Subalit ang Pangulo ay hindi po yan gagawin at lalo pang ipagtatanggol ang ating mga teritoryo sa Baho de Masilok. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa ginawa ng barko ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang mga balita? Sa muling pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia, muling binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang plano na amyendahan ng ilang mga economic legislation. Hinimok niya rin ang mga Australian business na maglagak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Sa mga naunang payag, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinag-aaralan na umano ng gobyerno ang posibleng pag-amyenda ng economic provision ng 1986 Constitution. Siniguro rin niya na ang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas o charter change ay nakatutok lamang sa economic provision. Ang Department of Finance ay paborin sa pag-amyenda ng economic provision ng saligang batas ng bansa na sinusuportahan ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa nga umano sa kanyang talumpati, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong mundo at bagong ekonomiya, hindi lang anya ang business private, ang finance sector ang kailangan mag-adjust kundi pati na rin ang legislative sector upang magawa ang kinakailangan structural change upang maka-adjust sa bagong pandaigdigang ekonomiya matapos ang pandemya. Sa kaibalang dito, ang pag-amyenda sa Public Service Act na Foreign Investment Act, Retail Trade Liberalization Act at ang Renewable Energy Act kasama ang pinahusay na negosyo at pagpapaunlad ng infrastruktura at Comprehensive Tax Reform Program o ang CREATE Act. At ayon pa nga umano rito, ipinunto din umano ni President Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga reformang ito ang magpo-position sa Pilipinas bilang isang fastest growing economics sa Asia. Kasabay nito, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Australian business na maglagak ng kanilang negosyo sa bansa. At ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas ay upang mapalakas at mapalawak ang ekonomiya ng bansa. Ito ay ginagawa upang magbigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga negosyo at mamumuhunan na magdudulot ng mas maraming trabaho at pag-unlad sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-amyenda sa economic provision, maaaring maalis o maibsan ang limitasyon at ang mga patakaran na nagpapahirap sa mga negosyante at mamumuhunan. Maaaring ito ay kasama na pagbubukas ng mga industriya sa mga dayuhan at pamumuhunan, pagpapalawak ng mga sektor tulad ng agrikultura, turismo at manufacturing at pagpapalakas ng mga patakaran sa paggawa ng negosyo. Ang layunin ay pag-amyenda ay upang palakasin ang ekonomiya ng bansa at lumika na mas maraming trabaho at magdulot na mas malawak na kaunlaran para sa mga mamamayang Pilipino. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, ay huwag mo naman kalimutan i-like at i-subscribe ang video na ito. Maraming salamat!